Grabe ha. Ang sexy-sexy ni Sarah Labati. Napanood ko yung isang nagba-viral na video niya na sumasayaw-sayaw siya. Na sabi nga ng mga netizen na nakapanood, parang pinapakita nito ni Sarah na eto ako ngayon, despite na kung ano man siguro pinagdadaanan nila ni Richard, ng kanyang asawang si Richard Gutierrez, eh may mga dapat din siyang ginagawa para sa sarili niya. Parang, this is my me moment, this is my I moment, so ako muna siguro. Parang ganun yung ano, although ito po, pag-analisa lang namin, obserbasyon namin dun sa pinag-uusapan nating dance video na ang sexy-sexy, ang ganda-ganda, at talaga namang wow, mapapawaw ka pa rin naman talaga sa kanyang mga emote-emote, di ba? But anyway, napag-uusapan natin si Sarah ngayon kasi nga, recently lang, nitong November din, bininyagan ang pinakabunsong apo na babae ni Tita Annabel Rama, na anak ni Rocky, anak ni Tita Annabel at Tito Eddie, na yung bunso nilang anak na girl, bininyagan, tapos syempre may mga, alam naman natin pag Gutierrez family, kompleto yan, kahit si Tonton Gutierrez, asawa niyang si Glidel Mercado, yung mga iba pang kapamilya nila, bukod dun kina Rufa, kina yun na nga, kina Richie, kay Richard, kay Raymond, etc. Talaga nag-join forces, syempre pinapakita kung gaano kasolid ang kanilang pamilya. And nakita nga na din doon sa mga na-post nilang mga litrato sa social media na bukod tanging si Sarah Labati ang wala sa mga supposedly family members, dahil yung dalawang anak nila ni Richard nandoon doon na talagang bonding moment, tawa-tawa pa. And syempre, isa ito sa mga nagpapatingkad lalo doon sa usapin na merong ang pinagdadaanan ng something itong dalawa, hindi na nila kailangan magsalita, kumbaga oo na lang, especially si Tita Annabel pa ba? Eh makakalampas pa ba sa mga pagsagot-sagot na ganyan? But the thing is, nirerespeto niya marahil yung samahan ng anak niya at saka ng manugang niya, kaya pababayaan din niya sila na rin ang mag-solve ng kung ano mang issue nila. But syempre, nakakalungkot on the other hand, kasi nga, supposedly family gathering ito, event ito ng kung saan makikita mo dapat ang buong pamilya mo na masaya, nagkakasiyahan kayo, nakikita sa inyo yung kakaibang pagmamahalan, etc. But hindi nga ganun ang nangyari. Pero at the end of the day naman siguro, maayos naman kasi si Sarah naman, kahit nasa kanya yung dalawang anak niya, pinapunta niya, di ba? Goes to show na talagang nirerespeto niya yung nakagisnan din na siguro nating tradisyon sa kultura natin bilang mga Pilipino, na hindi mo naman talaga dapat idinadamay or isinasali sa usapin ng mag-asawa o usapin ng matatanda ang mga bata, di ba? Ang ganda lang. Nakatatuwa ako sa ganyan ano, at nakakahanga yun. But dahil lumabas nga itong viral video na ito ni Sarah na nagsasayaw-sayaw, na sabi nga natin parang ini-enjoy niya yung kanyang me and I moment, parang gusto naming maniwala na siguro nga ay nami-miss ni Sarah ang exposure sa showbiz, yung sinasabing isa sa mga reason kung ba't di umano sila nagkaroon ng tampuhan or kung ano mang issue ni bilang mag-asawa ni Richard, kasi nga may issue nga na gustong mag-asawa tuloy, gustong magtrabaho uli ni Sarah para sa mga sarili man siguro niya pangangailangan at mga anak niya, para may isyong hindi pinayagan or something. So through that dance viral issue, yun nga, kinoconnect lang po natin kasi syempre artista din naman talaga, bago pa naman sila maging mag-asawa, artista naman talaga itong si Sarah. Marahil nakikita natin na baka nga nami-miss niya ang show business, nami-miss niya yung mga pag-arte-arte, pagsayaw-sayaw at magpapa-interview, etc. But at the end of the day, siya naman ang makakasagot niyan. Kung sa darating na Pasko, Christmas, may magandang development tayong mababalitaan, na sana nga ay ngayong Christmas, makita natin uli na buong-buo ang pamilya Gutierrez, especially itong kay Richard at kay Sarah, di syempre, masaya din namin pong ibabalita yan dito sa inyo sa Unbettable Channel. Diba? So, ganun lang yon, mga ganung usapan lang. Basta kami, natuwa. And nag-iintay din sa kung ano pa yung mga magaganap dyan.
dahil Tita Annabelle, Tito Eddie, si Rufa, si Richard Raymond, mahal na namin yan, nakakasama namin ng matagal for the longest time. Italagang halos sa mga imbitasyon nila na naiimbitahan kami sa mga okasyon nila, eh talagang man sinisikap din namin na maging makibahagi at maramdaman din namin yung sinseridad nila ng kasiyahan o pagbibigay saya sa mga gaya po namin. O, di ba ganun lang kasimple yun. So, Sarah Labati, good luck to you. We saw your video and na-excite din kami sa mga galawan mo na andun pa rin pala yung galing mo sa pagsasayaw. And again, Richard, bebe, alam mo yan. At sa mga iba pang kapamilya ng Gutierrez, saludo po kami sa inyo. And gaya po ng mga ibang supporters at mga tagahanga, umaasa kami na very soon, maaayos din ito, mapaplansya din ang anumang mga differences. Lahat naman po tayo ay dumaraan sa ganyan. Normal naman talaga yan. Kaya lang, since kayo yung mga kilala, kayo yung mga sikat, eh napag-uusapan lang po talaga. Ako ang inyong lingkod, Ambet Nabus po, dito sa Ambetable Channel. Nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating pa mga sponsors, hindi ko na kayo iisa-isahin. Mahal ko po kayong lahat at sa mga subscribers po namin, luma man at mga dati pa at mga bago na ngayon, maraming thank you. Walang sawa akong magpapasalamat sa inyo. Kaya dahil buhay na buhay ang Ambetable Channel dahil po sa inyo. I love you all.